lang siguro nakita ni Angel kung ano yung pinaglalaban ko at that time. Kasi nakatutok lang siya doon sa parteng nagmura ako. At saka hindi ganun. Makapagsalita man ako ng pagmumura, pero yun na yun, di ba? Ma-i-express ko lang kung ano yung point ko. And then that's it, di ba? Hindi yung ganun. I mean, she went already out of control. Yun yung matawag na out of control. Hello mga anak, anong oras na ba? 9:42. Dapat nagpapahinga na ako kaso ako'y nagkahalughog. Nagkahalughog ng kung ano-ano. Pasensya na kayo ha, kung kailan ulit ako nakapagsalita tapos biglang nasabayan ulit ako ng gyera ulit. Okay. Alam niyo naman ako, pag wala akong kaaway, wala naman talaga. Pag walang nagpo-provoke sa akin, wala naman talaga akong dahilan para ako ay magmumura o kaya magagalit. Kasi kayo nga naman, kayo kaya yung mapagbibintangan na may magsasabing binigyan kayo ng 1,000,000 tapos wala naman siyang maibigay na ebidensya, di ba? Anyway, sino mga nandito? Shout out, Marjun? Marjun Gala... Galagate. Nasira kasi yung salamin eh. Nasira yung salamin na binigay ni Kuya sa akin. Nabali. Oh, diba? Nabali. Eh, hindi ko tuloy makita kung ano yung mga ano. Dalawa yung binigay niya sa akin. Eh, sabi niya, mag-reading glass ka. Eh, kaso nga, dalawa nabali. Ha? Kasi kung saan-saan ko lang yung nilalagay kasi dito. Tapos may nadaganan ko. Ate pala yung ginagamit ko pala dun sa kapila. Oh. Hindi ko tuloy mabasa, oh. Diba? Ano ba ito? Alright! Marjun? Marjun. Marjun Galagit. Si Joe Marlisoy, Kalimki, Kalimlim, hey mommy, love you too, darling. ayan si Jomar, yan yung talagang totoong anak ko yan, hindi niya ako kailan mainiwan. Siya na lang yung natitira.
Saan na nga pala yung mga iba, ha? Alam niyo mga anak, hindi naman ako natakot na mag-isa, di ba? Sanay naman ako mag-isa, eh. Kung sino lang yung mga totoo mga anak ko dito, fine, that's okay. At least alam ko kung sino yung mga totoo, di ba? Alam ko yung mga sirong mga mapagkunwari lang. Ang mga totoong mga anak ko dito, yung mga sa hirap at ginhawa, oh, napapaaway man ako o hindi, kailanman hindi nila ako iniwan. Oh, di ba? Jamar, Jamar Lisoy, Kalimlim, ang mga yan. Oh. Ang mga yan ang mga totoong mga anak ko. I love you too, anak. I love you. At kung sino-sino pa yung grupo mo, di ba? Yung mga yan ang mga totoong mga anak ko. Bukas magpabili ako kay Papa Troy. Wala, dalawa na yung binigay ni Kuya Frank sa akin na ganito, o, reading glass. Ayun. Siguro ngayon ko kailangan yung reading glass ni ano, ni FLM. Di ba? Alam niyo kung tutuusin, ha? Ito, about sa mga foundation, mga reading glass. Mga 6 years ago pa kasi, noong ako ay inalok ni Francis Leo Marcos na magkaroon kami ng ano, ng partnership in terms of my foundation. So, ang nangyari, ayun, nakikita ko na yung mga kunsiro-siro dito. Ayan. Okay pala dito eh. Oh? Kahit nawalay yung ano niya, pwede pala. Ayun. Kaya pag nagkataon siguro na hindi ako nag-ibang isip na makipagkita sa kanya at that time, siguro ako na ngayon yung kasama ngayon sa Bilibid. Ah, kasi yun nga inalok niya sa akin nun. Kaya nga siya kumontak sa akin nun because he wanted me to continue with my Mystica Charity Foundation. And natural, bago ako makipag business partner sa isang tao na hindi ko naman kilala, bigla na lang siyang sumulpot, tapos inaalok niya na kayo magkita pagkatapos pag-usapan namin ang aking foundation. And that's the reason why I had to know kung sino itong tao na to. Kaya nung sinabi niya sa akin na siya daw yung ama ng isang actress na at that time, by that time, very controversial sa issue. Ewan ko lang kung saan nakarating yung issue na yon, pero natural, hindi siguro gaanong nag-ano sa showbiz, pero pagdating sa nung tiningnan ko sa internet, kung sino yung babae na yon, nabanggit niya, tapos tiningnan ko, well, merong na-involvean ng babae na to, na actress na to, pero hindi naman Francis Leo Marcos, ang pangalan kundi Edilberto Marcos. Pero Francis Leo Marcos was claiming na siya daw yon, yung mystery man na ama daw ng ipinanganak na pangalawang anak ng actress na yon. So nung nakita ko talaga na mali, iba naman yung pangalan na nabasa ko, tapos iba naman pangalan nito, Francis Leo Marcos na to, siguro hindi niya akalain na hahalughugin ko yung pangalan ng artista na yon para makita ko talaga kung totoo yung pinagsasabi na siya ngayong ama. Eh nung nakita ko Edilberto Marcos pala, kaya sabi, oy, sandali lang. Pagkatapos nakita ko, nabasa ko na kung ano yung sinasabi niya na business niya, na about tungkol nga sa mga gold bars, tungkol sa mga gold, mga ganon. And that was the reason why talagang itinuloy ko na halughugin talaga, para at least makita ko kung ano yung pinagsasabi nito. And then, I found out na itong Edilberto Marcos ay talagang na-involve pala sa mga krimen, like mga fake gold bars, fake mga gold certificates, ganon. At talagang ni-raid siya, o kaya ano, inaresto siya sa New York. And then, all of a sudden, na-aresto rin siya dito sa Bulacan about mga firearms naman, mga ganon, mga weapons. So, ako, nagkaroon talaga ako ng doubts at that time, dahil sabi ko, kung siya ito, bakit iba yung pangalan? Bakit Edilberto, hindi naman Francis Leo? So, doon ako nagkaroon ng unang doubt sa kanya. Kaya yung sinasabi niya na gagawin daw namin yung foundation namin, yung foundation ko, tapos with his help, dahil sabi niya marami daw siyang mga naka-line up na mga projects, mga ganun. So, including nga yung ganito, itong optical nga, sabi niya, may makukunan daw ng mga mura lang sa Divisoria, mga
15, mga ganun. Tiki 15 lang. Tapos sabi niya na, maghanap daw ako ng magiging financer para siya lang daw muna ang gagastos dahil na-freeze daw yung mga pera niya muna. Eh sabi ko, eto nga ako, nagkakandarapan, no? Wala nga akong ano dahil kalalayas lang namin dahil nagkaroon kami ng death threat sa province. Pero all of a sudden, nandito nga kami, nag-start kami all over, tapos walang pera. And then, eto yung tao nagpapahanap ng financer. Eh sabi ko, ay sandali lang. Before I would get involved with something like this, kasi may mga karanasan na ako, marami na talagang sa akin, naloko sa akin in terms of yung mga ginto-ginto, nagpahukay ng mga ginto, mga ganun, nag-finance ako, umabot ng 2 million noon, nung una, and I was involved with isa siyang tester daw ng food ni Makoy, ganun, o, nagkasabot sila sa isang kunwari din na director, producer ng pelikula, so nagkasabwatan sila. So, ayun, nadali yung 2 million ko mahigit, naghukay-hukay noon sa Antipolo at kung saan-saan, dito sa Paco, ayun. Dahil meron daw silang scanner, meron daw silang mga mapa, mga ganun. So, noong natunugan ko na, sandali lang, eto na yon. This is just one of those things na mga, alam mo na, pang panlilin lang o kaya panluloko sa mga tao. And that was the reason why hindi ko na itinuloy na napuntahan siya kasi sabi niya punta daw kami magkita daw kami sa Heritage Hotel kasi yun nga mahilig nga talaga siyang magsugal ayun sa casino. So that was the reason why nagkaroon ako ng red flag. Sabi ko, sandali lang, am I really going to see this guy or hindi? So yun yung pinaka. So ngayon kaya nga ako talaga nagsasalita din na paano nga pala if I really got involved with this guy, kung ipinagpatuloy ko yung pakipagkita sa kanya, pagkatapos biglang ako na ngayon yung isa ngayon na naging kasama niya na nagpatayo ng mga foundation pagkatapos nagkaroon mga optical missions o kung ano-ano pang mga illegal na mga kung ano-anong ginagawa nila ngayon, 'di ba? So mabuti na lang talaga. Blessings in disguise talagang hindi kami talaga nagkatuluyan. Yun lang ang gusto kong i-clarify, mga anak. Kaya nga ako nandito, lalong-lalo at the time na I found out na ito palang si Leo, Francis Leo Marcos, eto na, ang dami na palang mga dumating na mga iba't ibang mga kaso din. Kaya sabi ko, what if ako yung na-involve sa kanya? And of course, ako ngayon nandun sa bilibid. Yun ang gusto kong ipinapatunay sa inyo. And just the fact na nga lang na nagsinungaling siya tungkol sa pagkaroon niya ng relationship sa Marcos. Wala talaga siyang relationship ni Marcos kasi he's claiming na by the time na nung pinanganak siya, yon noong ipinanganak siya, when was that? Kasi 40 years old na siya ngayon, di ba? So, now is 2020, way back 40 years ago. So, ibig sabihin, way back 40 years ago, kung totoo talaga na si Makoy ang kanyang young father, eh di 63 years old na noon si Makoy, di ba? Palagay nyo ba at the age of 63 years old, pagkatapos si Pacifico, 61, tapos si Imelda Marcos was 51, 40 years ago. So palagay mo ba, iintindihin pa ni Makoy para pupunta at makipag-date doon sa sinasabi niyang Doña Remedios Cariño Antonio, na siya daw yung prinsesa ng Cordillera at that time na siya daw yung naging nanay niya. Kaya yung mga tao na naniniwala, I mean, napakatanga, napakabobo nyo naman. It's just a matter of calculating kung ilan ba yung edad niya. Kung 40 years ago, 63 si Makoy, palagay nyo ba pupunta ng Baguio at makipagkabit sa isang prinsesa, andyan si Imelda, 51 years old na at that time. Pareho na silang matatanda. Ako, Ilocana ako. Ang tatay, ang tatay ko, at doon sa mother side ko, sa Sarat, pagkatapos, San Nicolas, and then, natural, vegan, talaga yung mga yan. Tapos ako, nag-aral ako ng Lawag City. So, talagang dugong Ilocano talaga ako. Eh, di ba nakakahiya, tatlo yung mga apo ko. Pagkatapos, malalaman nila later on na yung ipinapangalandakan namin na si Apo Lakay namin, nagkaroon pala siyang anak noong siya ay 63 years old. Di ba napaka-ano yun?
'Di ba napakapangit 'yon na magkakaroon ng ganong klaseng image o kay nagkaroon ng ganong klaseng intriga ang talagang pinakadakilang apolakay doon sa Ilocos, 'di ba? Siya na nga lang yung pinagmamalaki namin at nakapunta na rin ako doon kung saan noon na nakapagpatayo si Irene Marcos ng bahay. Nagkaroon din ako ng ano noon, yung pagpunta namin doon sa kung saan, di ba, yung museum kung saan nakalagay yung ano. Ha? And they were claiming na yun yung bangkay ni Apolacay. Pati ngayong bahay nila noon, kung saan sila pinanganak, meron akong family picture na doon mismo, nandoon mismo kami, nagpa-picture kami doon. So, lahat ng mga yan is a part of our history. Diba? Ayaw ko na balang araw, paglaki ng mga apo ko, pagkata sasabihin nila na, ah, ganun ba si Lolo? Lolo Marcos pala, nagkaroon pala siya ng ibang anak sa labas nung siya ay 63 years old. My God! Nung 63 years old si Makoy, may sakit na siya noon, nag-start na siyang may sakit, pagkatapos iyong pang-iintindi niya para magkaroon ng anak na itong si Leo Francis, si Francis Leo Marcos nga. Yung mga tao, hoy, mag-isip-isip nga muna kayo bago nyo pairali yung katangahan at kabubuhan ninyo. O ngayon, dahil nga sa pinapangalandakan niya, na doon daw talaga sila nagkita noong bago sila nagpakasal, nagiging Miss Manila siya in a beauty contest, tapos isa daw na naging judge itong si ano. So, way back 1954 yon, okay? Way back 1954, kung yun man yung binabanggit niya doon sa na naririnig natin na audio, nung sinasabi niya na at that time, bago daw niya naispatan, bago daw niya nakilala o bago daw niya nakita na naging Miss Manila itong si Imelda. So ngayon, nagkaroon daw muna siya ng relasyon dito sa naging nanay niya. That was 1954. So ngayon, kung 1954 tayo ngayon, balikan natin ang 1954, kung 1954 nga nabuo ito, sinabi niya pumunta daw ng Belgium bago siya nagpakasal kay Imelda Marcos, bago siya nagkaroon ng tatlong mga anak. Well, edi 66 years old na sana itong si Francis Leo Marcos. Di ba? Why don't you just use your calculator? That is just the best way in order to find out kung itong gago na ito talagang nagsisinungaling eh. Di ba? Kaso nga naman, yung mga tao, they are not using their brains. Doon na lang sila nakatuto kung ano yung sinasabi ng gago na to, doon sa kung ano yung mga iniisto-istorya. Doon na sila nabay, anak pala yan ng ano, talagang mayaman na, talagang billionaires. First of all, kung totoo man talaga na siya ay talagang angkan ng mga taga-Cordillera, ha? Yung sinasabi niya na, ano, na kayamanan, hindi talaga, namatay na yung may-ari ng mga sinasabing Cordillera, mga gano'n. Namatay na siya, pero hindi niya kailan may naipaglaban na naangkin kung ano yung kayamanan ng buong Cordillera. Kasi nga naman, namatay at hindi niya nakuha kung ano yung kayamanan na yun. Dahil they have distributed, they had to make sure that those wealth were distributed doon sa mga talagang mga mararalita doon. Hindi nila nakuha yung mga kayamanan ganun. Kaya lahat ng mga yun, puro kasinungalingan. Ang napakahirap kasi sa lahat ng mga tao, they're just meant to be so stupid and so idiot that they really had to listen to this idiot. Yung mga pagsasalita nga, just the way he talks, just the way he just brag everything na hindi naman sa kanya. And then, NBI had already found out, and then they had already explained to everyone in the whole fucking world, and yet you are still claiming that he is the hero. Fuck shit. It's just because that he had given those rice and then those squash kalabasa. I mean, can't you see all those other people as well that they had also contributed a lot of other donations? Hindi lang kasi sila kasing lakas na katulad nitong idiot na to. Kasi hindi nga sila ganun eh. They didn't brag the way he brag whatever he has given to everyone. Katulad niyan yung mga nagbigay doon sa ano, sa Santo Domingo. Di ba? Loads and loads of rice were given there.
pero hindi nila ipinangalandakan na katulad yung ginawa kasi nito. Kaya wag niyang sabihin that he was the only one doing it. Katulad sinasabi na itong manyakol na itong si David de Langan. He was saying that, oh yeah, I still acknowledge that he is my hero. Nobody can change my fucking mind. I am just a fucking shit who believes in this fucking idiot because he was the only one who was doing during the pandemic. Wow! So nobody else was giving some help to all these people except this fucking idiot? Come on! Wake up! Diba? So you didn't notice because nobody has ever gone right there in order to brag around, in order to just go and just made an asshole out of himself because these people are not like that. But they had contributed a lot of help. They had contributed a lot of donations. Oh, di ba? Kaya nga sabi ko, even the vice president, di ba sabi ko, she was doing all, you know, all the best she can with all her ways, pero hindi siya kasi ganun kaano eh. Hindi siya ganun ka-idiot para manotice. Kaya nobody noticed her. And that was the reason why I said, you know, why don't we support her? I was referring to what she was doing in terms of donations, in terms of gathering a lot of financial support, a lot of, you know, relief goods from other private individuals, private companies or whatever. But nobody noticed her because she wasn't there bragging herself like an idiot, like this FLM. And then right now, that FLM is already in jail, and then of course, here comes another idiot like himself. He's even more like an idiot. He really made an ass of himself, bragging that he even gave me 1 fucking million. Wow, God damn it. If you really gave me 1 fucking million, David Ilagan, why can't you just provide a fucking receipt that you had sent me 1 million? Huh? Because if you cannot fucking provide that 1 fucking million receipt, man, that you had sent to me, well, right now, you're already a fucking certified idiot, fucking certified liar, and fucking certified sex maniac. Well, I can assure you right now, okay? I can really assure you right now. Because you had already made a fucking idiot of yourself, and then you're pretending, and then you were bragging actually that you have 1,000 girls that you have fucked with your 3 inches fucking dick. Well, I am sure that nobody's gonna go to your clinic anymore, especially in terms of this woman, because they might think that you had molested them when they were sleeping, because your fucking job is to make them sleep. Oh, so wake up! Diba? Because right now, this idiot is going out there, bragging around and saying that he had fucked more than 1,000 of girls. So how did he do that then? How? How can you fucking prove it? Unless he's been jerking around every time that somebody comes to his fucking clinic, huh? Being a sleep specialist. Oh, diba? That's why, my God, don't ever fucking risk yourself anymore in terms of this fucking idiot. Because I can assure you, if he has done it to me, huh? After preaching, after putting everything that, you know, he was getting all my attention, getting all my emotions. I was even crying because he was trying to wake me up. Oh, Mystica, you've got a lot of things going on with you. You are a great person. You are a great lady. You are the... He would actually give everything that a woman wants to fucking hear. And then the next thing I know, he's there jerking off already in front of me. And then he wanted me to fucking open my fucking pushy or whatever. But of course, I am not that fucking idiot who will just go and flaunt around my fucking pussy to anybody that I don't know. So all I did was just to watch. And he said, okay. So all I did is just moan and moan and moan. And this fucking jerk, he even played the record of me moaning along with him at that time in his fucking live video. Can you believe that? What a fucking asshole. Oh, di ba?
He can do this to me. How much more to those people who are really very, very weak in terms of getting out there and giving the fucking story, man. Well, I'm just so lucky because I'm able to say my story and I don't give a fucking shit who can really misjudge me because of what I'm saying right now. Because I really have to wake everybody up. Otherwise, if I am not gonna talk about the truth and everybody's just gonna be fucking victim right there. And I just can't tolerate that anybody would just be a fucking victim. And the next thing they know, how did that happen? How did a person like a fucking maniac like that? And then I am right now a fucking victim. Like, what happened to me? Diba? I don't want someday somebody else is crying out right there and saying her story just like me. Just like, wake up right now. Wake up. Because his main targets are those girls. Oh, just like what you've seen. He's been talking to some girls over there calling him daddy, daddy. Oh my God, what's next? They're just gonna be taking off their shirts, taking off their fucking panties and stuff, and then showing off their pussy. I was able to be a victim like that. Well, in fact, I know I am not that idiot. I am not that fucking stupid. But how come he was able to let me do that fucking shit? You fucking wake up right now, especially all these fucking girls. If you don't want to be a fucking victim like me, then you better share this right now to anybody else before anybody else can become a victim like me. See? For him going out there bragging that I am a maniac of him, me? I would become a maniac for him? For his 3 inches deep? Not even 3 inches, 1 inch. It becomes 3 inches right by the time that he became so fucking horny about me. First, I started giving him my naked picture. And then the next thing I know, I have sent him already fucking shit video. Because every time that he talks to me, he wants me to go out there on live. I am not that fucking idiot and I go live. How would I know if somebody else is there with him, hiding, and there I am, showing my pussy live? Oh my God. I am not that stupid. If I became so fucking stupid because me, I had made a video in order to send it to him for... So instead of him asking me every time, then I just said, hey, right now you got my fucking video. You don't have to ask me in order to just show my fucking tits and ass or my pussy right in front of you every time that you are there jerking off when you're talking to me live. So that would just to shut him up every time that he's gonna call me and say, come on, because if you're not gonna do it, and I would be very, very upset. And then he make me feel like, you know, he makes me feel like I am just a bad girl. That why can't I just show my fucking pussy to him? Why can't I just trust him while he fuck is jerking off? Oh, yeah. He can just do that because he's just a man. But how about a woman? Can a woman just go and open her fucking legs and show it to him while he's jerking off? Habang siya'y nagsasalsal? Putang ina. Pagkatapos sasabi niya, oh sige, kung ayaw may diwag na lang. Para bang ako pa yung kinokonsensya niya. As if like, I'm a bad woman that I cannot... What, he's showing off his fucking 3 inches dick and I can't? So he's saying it's unfair. That's why he's just... Oh my God. He's getting my conscience. As if like, I am a bad girl that he is right there jerking off. Then why can't I just fucking jerk off with him live? Oh my God.
That's a fucking big violation to a woman. If somebody will just force you to just show off, open your fucking legs because he's jerking off. And I can't even believe that I became a fucking victim. Here's a person I thought is very spiritual saying me all these things. Sinasabi niya na, oh yeah, kailangan ano, kasi I know na ikaw makakapagbago ako sa buhay mo. You can go back to where you were before. Magiging marangya ka ulit para maipakita mo sa mga putang inang mga nag-ababas sa'yo na ikaw ay walang-wala na. Eh, ako naman na si Gaga, I really had to listen to his fucking bullshit, and then the next thing I know, he's fucking jerking off. And he wanted me to open my fucking pussy to him while he's jerking off. Putang ina. Diba? That's a fucking big violation sa pagkababae ko. Pero ako naman, dahil sa naniwala ako na he's saying that, well, you will become my wife. Eh ako naman na si Gaga dahil ayaw ko na titingin na siya ng ibang babae. Kasi doon nga naman kami nag-umpisa doon sa, dahil alam ko na nakapag-video call siya doon sa mga babae. Kung sino-sino man ngayon. Kaya sabi ko, sige, para hindi na siya titingin ng mga ibang mga puki ng mga babae. Bakit? Ano bang pinagkaiba ng puki ko? Mas maganda pa nga ang puki ko dahil inalagaan kong puki na yan. Hindi basta-basta ibigay ko kung kani-kanino yan. Ang hindi ko matake, okay na lang sabihin niyo ako ay isang puta, ako isang whore or whatever. The thing that I cannot take is for him saying na nagpadala sa akin ng 1 million while in fact he never gave me a fucking shit. He only gave something para daw i-ano yung mga proseso ko, yung mga ano ko. Ni pangkain ko nga wala eh. Yung 5,000 yun ang iniregalo niya sa akin during my birthday. That's it. Pagkatapos nasira yung relasyon ko kay Nasal Swan because he said doon na si Nasal doon and talagang pinagchichismis daw na si Nasal nagbigay sa akin ng 1 million tapos 1 million din daw sa anak ko. Of course, that's really something that I cannot just say yes. I'm not that stupid na acceptin ko na lang, oo. Bakit ko oo-oin ko? Hindi naman talaga. Wala naman siyang ma-improve talaga na naibigay niya sa akin ng 1 million. Buti sana kung totoo, proud pa ako, di ba? Ako, binigyan ako ng David Ilaga ng 1 million. Oh my God, talagang ipapangalandakan ko yan. Ito nga mga sponsor ko, nagbigay lang 1,000, nagbigay lang ng isang sardinas o kaya noodle. Nakita nyo naman kung gaano pingalandakan ko. Eh, paano pa kayo itong 1 million? Bakit ko hindi papangalandakan, ha? Pagkatapos sasabihin niya na hindi daw yun kasi ang pwede niyang ano, i-declare, putang ina mo. Pag ikaw ay magpadala, kahit 5 o kahit magkano, hindi pwedeng hindi ka nila bibigyan ng resibo na yun mismo kung magkano yung pinadala mo, lalong-lalo sa mga bangko. Hindi pwedeng sasabihin na, okay, nagpadala ni 1,000 sa akin, pagkatapos ilalagay, i-declare lang pinadala sa akin is 100,000. Putang ina ka, gago ka. Yun. Nakatapat ka siguro. Siguro lahat yung mga babae mo nun. Siguro lahat okay lang kahit gaano mo sila binaboy, mga ganon. Pero they're still proud kasi nga naman, nahuthutan ka. Ako hindi ako proud kasi hindi kita hinuthutan. Diba? Buti sana kung totoong nahuthutan kita 1 million. At least magpasarap pa ako. Ha? Magpasarap pa ako. Tatahimik na lang siguro ako. Diba? Pero ako, bakit ko aaminin ang mga bagay-bagay na hindi naman talaga totoo na kapag bigay ka sa akin 1 million? Bakit ko aaminin? Oh, diba? Pagkatapos andyan ako, nagkakandara pa, eh putangin ako, may 1 million pala ako. Eh bakit pa ako magmumura kay presidente? Para lang ipaglaban na bigyan ako ng 5,000 o 8,000 na hanggang ngayon hindi ko nakita. May pumunta nga dito, kinuha yung ano, pinapirma ako at lahat-lahat. Eh wala namang dumating, pero nakuha na nila yung signature ko. Ha? Na sila ay nakapagbigay, pero walang pera. Hanggang sa signature ko lang. Paano yun? DSWD, pagkatapos pinasabi pa sa gwardiya, wag ko daw sasabihin. O, ngayon sasabihin ko kasi wala naman akong natanggap. Bakit ganun? Pinasabi na wag ko daw sasabihin dahil ako lang daw ang nabigyan ng form na yon at ako lang daw ang nakapagpirma o kung ano-ano. Hanggang ngayon, walang ayuda.
Pwede ko ipaglaban yan. Walang ayudang dumating. Oh, clean ko pa nga ako, may sakit ako sa puso. Si kuya may sakit sa puso. Oh, lahat kami, no work, no pay. Oh. Diba? Kaya yung mga nabigyan nila, ha, kung nabigyan man sila, baka ganun din. Ha, nabigyan lang sila ng form, nabigyan lang ano, pagkatapos pinapirma. So ngayon, inilagay na siguro doon sa mga ano nila na nabigyan. Kaya ito, DSWD, Barangay Biklatan, pakicheck nga po. Pakicheck nga po, baka may mga iba't ibang mga naging biktima rin na katulad ko na pinapirma at pinakong ano-ano lang yung pinapirma at kung ano yung mga ano nila. Pagkatapos andun, nandun na yung form sa kanila pero walang dumating na ayuda, walang dumating. Oh, eh kung putang ina nakapagbigay pala itong 1 million na ito, eh di hindi na ako nangangak na dyan para lang ipaglaban ko na mabigyan ako ng 5K. O kaya i-relief good, ha? Eh David Ilagan, magpakita ka ngayon ng ebidensya dahil kung hindi putang ina mo, tingnan natin ngayon kung saan tayo makakarating. Hindi ako natatakot na, porke nandiyan ka, akala mo siguro, malulusutan mo lahat itong mga pagsisinungaling mo, hindi lang sa akin, pati NBI, pati kung sino yung mga dinuruduro mo mga, kung sino-sino mga politiko, kung sino-sino yung mga pinaratang mo na sila yung mga kasangkot para lang mailagay si FLM doon sa bilibid. Punyeta ka. Binaboy mo lahat. Eh ngayon, wala ka nang mababoy. Ako na ngayon na pinagdiskitahan mo. Ang tahi-tahimik kong tao dito, pinagmamasdan ko lang kung anong mga kagaguhan. Ha? At pati mga iba't ibang mga naging supporter mo, naging gago na rin sila, nakikipag-away na rin sila, pinaglalabang ka na rin. Hindi na lang si FLM, pati ikaw pinaglalabang ka na rin na ikaw daw ay bilyonaryo. Bilyonaryo, my ass, putang ina mo. Asan ang bilyon? Magpakita ka ng ebidensya mo. Magpakita ka. Hindi lang yung mga putang inang mga bling-bling na mga ganun. Hindi mo alam na yan ba para lang. Oh, kung ang mga to, ha, tinapala ng mga mukha nila, mga mata nila, ng rice at kalabasa, ikaw bling-bling. Oh, nagpakita ka $500, punyeta ka. Tapos ngayon, dahil nagpakita ka ng $500, ha, inaano mo na rin yung mga iba, ini-scam mo na rin yung mga iba para magpadala rin sila. Oh, samantalang ang mga itong mga ini-scam mo, eh nagtatrabaho rin para lang kumita lang ng barya-barya din. Oh, dahil gusto rin nilang magyabang na katulad mo para lang ma-i-advertise na sila ay nagbigay. Oh, tama ba yon? So, ipupwersa mo na silang ano, nakatulang ginawa itong FLM na to. Nagago na to. Ang pagbibigay, ha? Hindi persado. Hindi dahil sa merong nag-ano sa'yo. Nag-persa sa kanakalang ka para makipagyabang din. Dahil ako noon, nung ako'y marami akong loaded ako ng milyones noon, sinabihan ako mismo ng SM dahil SM Foundation noon ang aking mga ka-partner pagdating sa mga medical mission, pagdating sa mga dental mission, pagdating sa mga feeding, mga yan, SM Foundation, sinabihan ako. Saan ko daw nakukuha yung mga pera? Sabi ko, sarili ko pong pera, yung mga milyones ginagastos ko. Sabi nila, bago ka, ha, bago ka mamulubi, eto, tandaan mo ito. Dahil ang SM Foundation, bago nagkaroon ng foundation, naging billionaryo muna. Oh, totoo nga, sabi nila, darating ang araw, magkakandara pa ka, babalik ka sa amin, mangiyak-ngiyak ka. Dahil totoo ang sinasabi ko. Yun ang sinabi noon ng managing director nila. Tama. Hindi na ako bumalik sa kanya. Nakita na lang niya siguro kung ano yung mga nandiyan, nagkalat na mga videos. Na totoo kung ano yung sinabi niya sa akin noon. In-advise niya ako, bago ko maubusan, stop mo na, mister. Pero sabi, okay lang naman kasi may trabaho naman ako eh. Oh. Diba? Marami naman ako, milyones eh. Oh. Hanggang sa nagkadali-diletso na ang buhay ko. Kaya kung ano yung mga ishinare ko noon, those were coming from me. Hindi ko na pinangalandakan na, oh, kailangan din batuhin mo yung mga tao, katukin mo, o kaya pagmura-murahin mo, oy, kayo mga supot. Kung hindi kayo magbibigay, yung mga supot din kayo. I didn't do that. I did on my own term. I was able, at least Mr. John, ha? He saw them. Nagkaroon ako ng aking sariling programa. I did my own advocacy, but did anyone fucking care? Nobody. Nobody even know it until now. At least he's got his own, he made his own research. He's got his own idea about me, that I am also a philanthropist. Even more than what he fucking did. Huh? I've spent millions on what I have done. I have planted trees or whatever. Oh. I've been connected with a lot of people para at least makita talaga yung totoong philanthropist. A real philanthropist
has to do the right way. Hindi yung ganyan nakakatuktas, biglang bubulabugin mong buong impyerno. Gagawin mong impyerno ang buong mundo. Pagkatapos yung mga tanga naman, oh hell, hallelujah, you are now our idol, you are now our hero, you are our fucking God. Wow. Is that how stupid people here now in the fucking Philippines? Is that how dumb Filipinos are? They already know that this is a fucking idiot, that he's just tricking you, just fucking bullshit rice. Ha? Totoo, nagpakita siya doon sa mga taong kilala, pero doon sa mga katao na alam niya na hindi naman siguro papansinin na o meron ba o wala, maraming mga naging biktima. Ha? Ultimo nga si Mayor Isko. Oh, Mayor Isko, ha, noong una siguro may nag-submit sa kanya na 250 yung ibabasa niya. Pero what came? Ha? 10 sako lang. It was already Mayor Isko who announced that there are only like 10 fucking rice. Pero binubulag niyo pa rin yung mga tao pretending, oh no, Isko was the one who made it. Oh my God. You even made him as the fucking idiot saying that, oh no. Why did he just say 10 sacks? Well, in fact, there were like 250. Tapos ako naman, he claimed that he already sent the fucking 100 kabans. Well, in fact, nagbigay siya pero it was to a different person. Nakaalyado rin niya, ha? Na isang Marcos loyalist para rin mapabango rin yung kanyang foundation. And that is called Vince Avena. Kaya nung pinareceive, it was under Vince fucking Avena. Hindi under my name. Pagkatapos pinangalandakan na naibigay na daw. Wow! So ngayon, ako yung tinira-tira ng mga punyetang mga vloggers, mga punyetang mga support ng mga supporters niya. So, he made me the fucking idiot who was saying that, no, there was no fucking rice. There was no fucking reality that he actually gave the fucking 100 kabans. But of course, they were already blinded with those fucking deceit. My God, with his deceitful words, di ba? Kaya nga naman, ako na yung nasira. Oh. Diba? Kaya ikaw, Yulen Marcos, maraming mga pwedeng isampa na kaso yun. Well, I can go to NBI because you've been there, diba, noong nandun siya. I can actually assist you right there. Ikaw ang Marcos, so dapat ikaw yung mag-claim talaga. Kasi yun nga, yung incriminatory machination, yun yung paggagawa ng mga bagay-bagay na pang-ano ng mga tao para matrick niya yung mga tao. Katulad yun, yung pagpanggap niya na siya ay isang Marcos, siya ay pinanganak nung ganito. Well, if he is actually referring noong 1954, noong nakita niya at bago sila nagkaroon ng marriage, well, he would be 66 years old now. Pero once we are really thinking about kung kailan ipinak, when was he born, that was 40 fucking years ago. So you, all you have to do is, this is 2020 minus 40 fucking years. So that would end up like Marcos was actually 63 fucking years old. That itself is already a good case against him, that he had actually manipulated all the minds of the people, thinking that, oh my God, Marcos was the father, and yet this idiot, huh? He just let Pacifico sign the fucking document, and Pacifico was actually 61, and Marcos, Imelda Marcos, was actually 51 years old, Pacifico was 61, and then, of course, Ferdinand Marcos was actually 63, and then, of course, my grandchildren they're going to find out that, oh my God, how did he do that? And of course, they just throwed him away in order to be a baker. Oh my God, what the fucking shit. And then ended up being a rapist, huh? And then got involved in human trafficking and other kinds of stuff, other crimes that he has done. Well, I got fucking 6 crimes right there posted on my fucking wall. I am ready to go to the NBI. Tawagan nyo lang ako kung kailan. Kung walang Marcos na family ang
mag-claim o kaya magsasampa, then I will do it myself, being a full-blooded Ilocana, because my family, they belong there. Noong nag-high school ako, bago ako napadpad doon sa Ilocos, ha, doon kami tumira, doon sa kamag-anak namin Marcos mismo, siya mismo ang dean doon mismo sa ano, sa University of Piat. Marcos, kamag-anak mismo on my mother's side. And then of course my father's side, nandoon lahat sila sa Sarat San Nicolas. Vegan, lawag, nandiyan lahat ng mga family ko. So I could claim na isa rin ako sa mga tao na talagang ayaw ko talaga na ganun na lang binaboy ang familia ng Marcos. And natural, hindi naman sila yung pwedeng ano, kasi they don't have time para ano itong mga ganitong klase lang ng mga idiots. But of course, somebody has to really go there. Kaya Yulen, let me know. I'll be ready. Kailangan dalawa tayo. At least ikaw talaga fully blooded Marcos ka. Ako siguro distant Marcos ako, dahil ako mismo, doon mismo ako tumira noon nung ako'y nag-high school, nung ako'y nag-first year. Dahil ako pinadpad ako doon nun bago ako lumipat sa ano, sa Lawag City. Kasi at that time nga naman, dahil valedictorian ako, so scholar ako. So ngayon, sabi ng ano ng nanay ko, since nandun kasi yung mga kamag-anak namin sa Piat, so yung din mismo, Marcos mismo yon, doon kami tumira sa bahay nila. Kamag-anak mismo ng nanay ko, first degree mga kamag-anak ng nanay ko ang mga yan, mga Marcos doon. Kaya pwedeng i-ano yun, nandiyan lahat yung 6 cases, pwede anytime. Just let me know. Si Inday Marie, anytime please. Pwede mo akong i-assist papunta doon. Kasi right now, kailangan ko pa rin ng assistance ng tao na hindi lang ako basta bagsan na biglang kakatok doon. Anytime, pakisabi na lang kay Vic Lorenzo. At para ma-report ko na lang itong putang inang David na yun, kailangan mag-report sa kanya. Ako, directly, I would be. Okay? Dahil yung ginawa rin niya na panggagago sa NBI, lalo na itong si Attorney Vic Lorenzo, pwede ako magsampalaban si gagong ito. Anytime, let me know. Itimbre nyo lang ako, just buzz me anytime. I am ready anytime. Inaantay ko na lang talaga pagkakataon. Kailangan talaga mabigyan ng mga ito ng talagang mga kagaguhan, because they cannot just go out there and then destroying everybody's life, destroying, pati nga tayo ngayon eh, pati, pero mo, ha? Sinusuportahan, nakikipagpatayan na, nakikipagsiraan na sila ng mga ano, ng kanilang mga pamilya, kanilang pati yung mga family na uungkat na rin, pati ako na ano na rin, na sinasabing ako ay manyako na rin, because I was actually connected to this fucking idiot. Eh samantalang andyan, oh, hindi ako nagsasalit, pagkatapos drinag yung pangalan ko, na si Misty nga mismo na manyak sa akin. Ay putang ina mo, do you think that I'm just gonna go there, sit down and then just fucking magsasalsal na lang ako habang sinasabi mo ako ay namamanyak sa'yo? I'm not just gonna go sit down there and jerk my fucking pussy right there and look at you saying that I was the one who was actually jerking off for you, gago. My goodness, that's fucking bullshit. Pareho lang kayo na FLM, pareho kayong manyak. Nagkukunwari kayo that you are fucking heroes, but you don't know the fucking real deal here, because hindi nyo alam eh, unless there are fucking victims who go out there and tell the truth just like me. Because if there's nobody who's gonna go out there and tell the fucking truth, who's gonna fucking know that there are fucking lots of fucking victims right there? Well, I am not scared to tell the truth, because I got the full fucking evidence right there. They are written coming from him during our conversations. Those are the real fucking truth intact right there. I have even shared to everybody, but nobody fucking care anyway, because all they can fucking see are those fucking bling bling, all those fucking, yeah, barya barya lang ng pera niya na pwede niya ipakita na, oh yeah, I got 500 fucking dollars. But for all you know, that's the only fucking money he's got. Oh, diba? Nagparamdam ako. Ito nga, wala kasi, sabi niya,
Because we maintain our friendship. Oh, di ba narinig nyo na he was advising me about this Arnel issue? Oh, he was advising me kaya akala nila I was talking to a fucking lawyer. But they didn't know I was fucking, I was actually talking to a fucking maniac right here. So, we maintain our communication being friends. Pero yung relasyon na sinasabi na ako'y namamanyak, no fucking way. Putang ina, makikipagpatayan ako ngayon. Para lang ma-prove ko sa inyo na hindi ako namamanyak sa kanya. Oh, di ba? And natural, he asked me, how are you? So I said, well, we're here. That's the reason why I really had to go there. And so I was involved with this fucking shit that I really had to say something to the president. And of course, you know, because I was thinking that I can also be treated equally just like anybody else because of my situation right now. You know, I am just actually depending on what kind of help they are going to give it to me. But look, this is what happened. So, fucking shit. He knows already that I was there ranting for fucking 5,000 ayuda. So, kung talagang may pera ito, siya na mismo yung talagang mismo nagsabi, ah, ganun ba? O, sige, padadalhin kita. O, pero anong sinabi niya? Eh, kami rin dito eh. O, kailangan bayaran ko rin itong mga ano. O, yun ang sinagot. Kami nga rin dito. O, hindi ko nga mabayaran pati itong mga ano ko dito, yung mga ano. O, tapos yung isa na babae na ano na nagterbaw niya sa kanya, eh bakit bigla na lang siyang ano umalis? Bakit? 'Di ba? Was there really something wrong? There was really something happening right there na itong babae finally she couldn't take it anymore to be there and she can't even give a good reason. Ang reason na lang niya ay kasi napapalayo na daw siya masyado so kailangan na lang daw siyang magbitaw. Well, as far as I know that there's really something there. Kasi ang pagsasalatan ni David, parang, itirinato ko na rin kasi ito, oh, tingnan mo, nung kinailangan niyang ito, tingnan mo, biro mo naman, isang empleyado mo, tapos ibibigay mo ang calling card, ang credit card mo sa kanya. Ipagkakatiwala mo ang credit card mo sa kanya. Oh, di ba? Can you just give that to somebody else, especially a woman? If that is actually your employee, can you just entrust your fucking credit card if there's really nothing happening right there behind it? Ay, huwag mo akong gaguhin, David, ha? Alam ko kung anong kategory mo. Ayan. Kaya, eto, warning. This is my warning, especially the girls, ha? Be careful. Especially sleep doctor, sinasabi sleep physician. Eh, paano to, ha? Eh, paano pinatulog niya pagkatapos mamayit may isa na pala kayo sinasabing minenyak o kaya ginalaw niya o kinantot niya o kaya whatever. Because he's claiming that he's got more than 1,000 and he can actually fuck 15 girls, 16 girls in a fucking week. Oh my God. So meaning to say every fucking day that he's got somebody right there in his fucking office and he's just gonna go screw anybody right there. Kaya nga nagkaroon siya. Pero putang ina kung sakali man David yung ganyan na ugali mo o ganyan ang kaungboy na mukha mo. Do you think somebody just every day somebody's just gonna go there knocking your fucking door and open their fucking legs and ask and force you to fucking screw them? Oh my God. Kaya kailangan ipa-NBI nyo yan. Baka ganun ang ginagawa niya dahil sa kanyang profession. I'm not accusing, ha? Ha? This is just something na paano siya nagkaroon ng ganung kadami? How would he come up with thousands of girls that he's claiming, ha? Well, as you know, ha? His profession is actually putting everyone to sleep. Oh. And he's doing it himself. Nakita nyo yun? If he's a fucking retard, he won't be there in the fucking office. He'll just be supervising or he's just gonna be putting all those rules or whatever to everybody right there. Diba? Eh, ba't hindi nyo yan ipa-investigate? I hope that somebody, some girls, they're gonna come out later and saying, yeah, I am so glad that Mystica came out with this fucking idiot. You know, with all this fucking truth about this fucking idiot. Because right now, I'm also one of those victims. I am sure that somebody, a lot of girls gonna be coming out right there and telling everything that had happened to them. That they're also victims like me. Diba? And yet, he's just like acting like a fucking little kid right there. You know, what does he think of himself? 16 years old or 21? That he can just go and then brag around that he's got a fucking dick with 3 bolitas? Oh my God. How did it go that far? Well, in fact, when this Inday was actually telling, he said, why don't you come over here? So whatever your problem is, then let's deal it right here.
Because we cannot just deal it by just talking and bullshit things, you know, throughout the social media. So why don't you just come here if you've got a fucking problem in terms of our NBI or in terms of Vic Lorenzo? And then the next thing, he would go out right there and say, oh yeah, Inda, you know what? If you really wanna suck my dick, if you really wanna see my fucking dick with three bolitas, well, fucking shit, you really have to go and have a surgery first. Oh my fucking Lord. How dare you disrespect women like that while in fact you're claiming that you're a fucking spiritual leader. Ha? Ikaw mismo, ha? Ikaw mismo nagsabi na yung ano, namamanyak din. Oh, you were the one who claimed that the pastora Parate, she asked you for $1,000 because she wanted to be your preacher. She wanted to give you moral support in order to brainwash you to be away from me because there's a lot of more girls who deserve you. Yeah, so give me your fucking $1,000 so I can be your number one caller right there in times that you are really upset, in times that you really need somebody to talk to, yeah. Oh my fucking Lord. Pasensya na. Pasensya na kung sino-sino yung mga kapatid nitong Pastora Parate na to, ha? Because she was actually the first one before who gave me the fucking news that David Ilagan was dead. She told me, ha? She even pricked my conscience saying that, well, because, you know, dahil daw sa pagbabratatat ko, eh natural magbratatat ako because this guy's coming out with this fucking shit that ako'y namanyak sa kanya. Ako daw yung nag-pursue. I was the one who pursued him. I was the one who forced myself to have a relationship. So of course, ibratatat ko anong kaya kong itira. Pagkatapos itong pastorang, ewan ko kung totoong pastoran na itong Parate na to. Biro sasabihin niya na, shut up daw ako. Oh. Diba? Pagkatapos, siya yung nag-convince sa akin na dahil daw sa ano, kaya nga daw, hindi na daw nakayanan ni David. Pagod na raw siya. So, siya daw yung kinakausap niya every fucking day. Ano, with Moan din yun? Ha? May mga video calls din ba yun? Kaya siya nagpadala sa'yo ng $1,000. Pasensya na, ha? Hindi ko pinaparatangan na ganun nang nangyari. Pero, wow, magpapadala ng $1,000. Bakit? O, di ba? Galing din sa gagong ito. Siya rin mismo ang nagsabi sa akin. O, di ba? Putang ina, ganyan ba talaga? Ganyan ka ba talaga kahayop sa mga babae? Na kung ano-ano? Oh, hindi ko naman kinakailangan alaman yun kung anong sikreto niyong dalawa. Pero galing na rin ito sa gagong ito. Kaya pasensya na kung I really have to come up with this one, but I really have to tell the truth. So help me God. Diba? Sinabi mo rin, ang dami na rin ng biktima sa'yo. Ang dami na ng hot-hot, ang dami na ng nagpera sa'yo. Pero ako, I can prove that I had never asked anything. Diba? Hindi ako kailan may humingi. Kaya yung nag-post ako nung kailangan ko ng mga sponsors, talang ipinost ko doon, not in a private, kasi pag private mo kasi, para bang you are forcing somebody, para bang inoobliga mo eh. And that was the reason why I really had to post it right there on my wall, at least kahit kung sino yung makakabasa, at least kusa sila mismo ang magkocontact sa akin through my inbox. Ganon. Kasi nga naman, pag in-inbox ko sila, pagkatapos, they cannot do kung ano yung favor na hinahanap ko, eh may ba feeling nila na pahiya pa sila. Ayaw kong ganun. At least kung i-generalize ko, nilagay doon ipinost ko sa mismong wall ko, well, at least, I wasn't forcing anyone. Sabi ko lang kung sino yung gusto mag-sponsor. Total, birthday ko naman, di ba? Oh. Kaya nga naman ako, nakakuha ng mga sponsors at that time. Pero tingnan mo, ha? If you're claiming they've given me 1 million, out of doon sa ano sa na kolekta ko kasi I was only needing 80,000 but nagtriple, ha, nagtriple. Pero tingnan mo magkano lang sa iyo, 5,000. Oh, pagkatapos ikaw pa yung who are really willing na talagang gusto mo dahil naawa ka sa akin. Pwede pa siguro na ako'y nagtiwala na lang siguro kung sino yung nagbigay ng siguro, at least kahit 100,000 man lang sana. At least pwede po kong may pagmalaki na wow.
Pero dahil sa inengganyo mo, dahil sinabi mo na gagawan mo ako ng production company, gagawan mo ako ng mga movies, gagawan mo ako ng ano, in, with our partnership, o magpapatayo ng ano, ng clubs, ganung ganyan, na ako mismo ang magmamanage using my Mystica production and all those fucking bullshit. Eh ako naman na si Gaga nagtiwala na kahit wala kang pera ni isang kusing na imibigay. O, nagbigay ka para naman doon sa ano. Wala kang sinabi na, o eto, at least ito, pang ano mo. O, pambili mo ng Kentucky Fried Chicken. Wala eh. Sinabi mo na, o, yung money I have sent you, that is actually for, ano, nandyan, makita nyo. Na-post ko. Nakalagay. The $1,000 I'm gonna send you, this is ano ha, this is for your papers. O, walang sinabi na, o, walang sinabi na, pang ano mo ha. Pambili mo ng fried chicken, o, oh, pambili mo ng kahit ano man lang, halukay man lang, o, oh, whatever. O, oh, kahit paana lang ng manok, wala kang sinabing ganun para at least, yun ay para masabi talaga na, wow, at least pinadalhan ako ng pangkain ko. Oh, diba? Pero pasensya na. Dahil nung sinasabi ng mga ano ko, yung mga alipores, masabi na, oh, total hindi na kayo nagkatulog, ba't hindi mo, ay putang ina, kulang yun para bayad ng binigay ko sa yung video ng puki ko, gago ka. Dahil kailan may hindi, wala ni isa kayo yung mga naging asawa ko ng mga milyonaryo, bilyonaryo, wala ni isang nakakita ng puki ko. Oh, di ba? Hindi ko binuyang-yang sa kanila para pag-masturbate nila. Dahil hindi na nila kailan mag-masturbate. Andyan na ako eh. Di ba? Why do I have to give them? I'm already there. So anytime they need my fucking pussy, I'm always there ready, man. Because they're my fucking husbands. It's my obligation to give it to them. Diba? Pero ikaw, ha? Dinala mo lang ako sa pagiging, ano mo, sa mga words mo na, don't worry because when you get there, I'm going to divorce my fucking wife because my wife doesn't fuck me anymore. Eh ako naman na si Gaga, naawa ako sa'yo. Oh. Kayong kinonfronta ako, biglo katahi-tahimik kong tao, yung asawa mismo ang gumulo sa akin, kaya wag mong sabihin na ako nang gulo. Ako mismo ay nang gulo sa pamilya mo, putang ina ka, dahil nandyan. I do have all my fucking evidences right there. Witness lahat ng mga tao makabasa. Tingnan nyo, Mystica, David Ilagan, search in my fucking Facebook. Ha? Hindi ko pwedeng burahin yun. Because those are the only witness or evidences I do have. Para at least pagdating sa korte, hindi nyo pwedeng sabihin na ako yung sinungaling because every detail, nandoon lahat ang istorya natin. At kailan may hindi ko binura yun dahil alam ko na darating ang araw, worst comes to worst, pwede ko ulit magamit. Oh, eto nga. Mabuti lang hindi ko dinilit. Diba? Para kahit i-block mo ako, kahit ma-delete lahat yung mga ano na natin, katulad nung yung isa, o. Oh. Diba? Anong ginawa mo? Blinak mo ako. O, oh, hanggang sa nawala lahat yung ano. At least kahit papano, na-screenshot ko na lahat. Buong-buo. At least nandyan. Intact. As evidences, gago ka. Kaya huwag mo akong gaguhin. Kaya lahat yung mga naging video, please come out. Open your fucking mouth. Kung gaano nyo inopen yung mga putang inang mga pek-pek nyo sa kanya, now is the time for you to speak out and open your fucking mouth as well. Para at least makita nila na hindi lang ako ang victim dito dahil he's claiming that he's got 1,000 fucking victims plus 12 fucking celebrities here. Tingnan natin. I am sure that there's always gonna be out there. Ha? They're gonna come out para masabi kung gaano kamanyaks itong putang inang David Ilagan na to. Itong tandaan nyo, magmula ngayon, ha? Beware. Beware doon sa mga tao, lalo-lalo yung mga babaeng kliyente doon sa opisina niya. Since na he is the one being there, siya yung mismong nag-aano bilang the physician ng ganun. Pwede no, if you're saying, pinapangalan na, oh no, I'm not a doctor, but I am a fucking retard. Pero he's still the one there, nakikita nyo na siya yung nagbabantay. So ibig sabihin, every time that he's got a fucking client, nagbibilang na pala siya. Kung sino yung naka-taste ng kanyang bulitas, ganun pala, ganun ba yun? Yung kanyang 3 inches dick, ganun ba yun? Ha? Baka mamaya, halugugin nyo, baka mamaya nakalista pa yung mga pangalan ng mga to. Sana ako dun. Tang ina mo. Diba? Kaya, umpisa pa lang to, umpisa pa lang David Ilagan. So you better clean your fucking shit, man, before you go up there. Ha? And continuing in order to just fucking go out there and destroying fucking lives of everybody, especially these women,
darating din yung panahon, pagbabayaran mo lahat itong mga ginagawa mo sa aming mga babae. Kaya kailangan ma-alertohan yung kung sino-sino yung mga in-charge dyan pagdating sa mga women's protection o kaya kung ano man. Please. Ipaglaban nyo naman kung ano yung mga karapatan namin mga babae para wala nang mabibiktima itong gagong mga manyakol na makatulad nito. Ha? Kung may manyakol tayo yung naka-ano na doon sa bilibid na doon na sa jail ngayon, I am sure, kailangan talaga na ito, ilagay nyo rin kung saan siya nadadapat. Ilagay nyo rin talaga sa kulungan ito. Dahil ito, nanggagaling mismo sa kanyang bunganga kung ilan na ang nabiktima niya. And that includes me. Pagkatapos, hindi pa siya nag-ano doon, hindi pa nakontento, sinabi pa niya na nagbigay daw siya akin ng isang milyones. Putang ina, kung may isang milyon ako, ha? Magmumura pa ba ako sa presidente? Think. Putang ina yung mga tanga. Mga gago rin kayo, mga bobo, mga DD shit. Nagkukunwari lang kayo ang DDS. Ako ang DDS. And I can prove it in through my videos right there on fucking YouTube. Kayo mga DD shit. Ha? Wala na kayong ginawa, kundi magpayabang lang. Magparami ng views, magparami ng subscribers. Kailan ba ako nakitang nagngangakda na, hoy, ha, mag-subscribe kayo bago nyo mapakinggan itong kagaguhan ko. Mag-subscribe kayo. Meron ba akong ginawa doon? Nilagay ko lang doon. Subscribe. Bala na kayo mag-subscribe o hindi. Wala akong pakialam. Dahil hindi naman yun na inaasahan ko para lang mapakain ako. Ako, sanay na akong magdildil sa asin. Ha? Sanay na ako. Kahit pakitaan nyo ako ng 1 million o whatever kung alam kung hindi naman yan ay legal. Huwag na lang. Kaya kung ako ay isang hangap, ha? Hangap na hangap kung ano yung mga pinag-aano nun ni Francis Leo Marcos noon sa akin. Dahil nakita niya kung ano yung situation ko. Lalo nakita niya na galing lang ako ng province noon dahil nagkaroon nga kami ng death threat. O nakita niya walang-wala akong pera. Hinalughog niya lahat kung anong kaya sabi yung in-approach niya ako. Sabi niya, I know all your situation. I know your stories. So ngayon, gusto kong buhayin kung ano yung foundation mo. Kasi at that time nga naman, dahil akala ko, pupuntahan na lang kami Papa Troy after our wedding. Akala ko, we're just gonna go there and just do our thing. O magtanim ng mga lupain namin doon. O, magbenta ng ice candy, magbenta ng pansit, gagawa ng magpatayo ng ng singalong videoke bar, ganun ang ginawa namin. Nagtinda ng gulay, para at least masasabi namin na kahit nasa probinsya kami, well, we have to start with the life of the province. We really have to think na hindi na kami nasa showbiz. So we really have to adjust ourselves with the lives of being in the province. Maging simple ulit. Diba? So, lahat ng mga yun, nakita niya lahat yun. So, akala niya, ha? Akala niya na makukuha niya ako dahil sa mga kanya-kanyang mga Just the fact na sinabi na siya yung ama mismo nung actress na yon, siya yung ama nung pangalawang anak nung actress na yon, at sinabi niya na siya daw yung controversial father of that, kung ano yung pinanganak nung babae na yon. Pero unfortunately, hindi niya akalain na titingnan ko, maghahagilap ako ng pangalan ng actress na yon. And then of course, na-involve nga yung actress na yon. Pero Edilberto Marcos, kahit ihalughog nyo sa internet, hanapin nyo ang Edilberto Marcos, malalaman nyo kung sino yung sinasabi niya na siya yung naanakan niya. Tingnan nyo. Kung ako nagtiwala lang, baka mamaya ako pa yung isang nabiktima din. Sa kagaguhan nito. Baka mamaya isa na rin ako nasangkot doon sa optometry, crime na ginawa niya. Diba? And that's the reason why I'm coming out with all this fucking shit for you guys to be alerted with this fucking idiot. Hindi lang itong si FLM, kundi ito na rin isang David Ilaga na pareho silang idiot. Kayo naman, puro mga idiots din, ha? Nasaan na yung mga utak nyo? Ipakita nyo kayo yung mga talagang edukado. Dahil sa pagsusuporta nyo, nakapakita tuloy kung sino mga edukado at kung sino ang hindi. At kung sino yung mga bobo at mga tanga, alam nyo na nga na hindi pinanganak. Hindi tayo pinanganak kahapon. Alam nyo na nga na kung sakali man ang sinasabi niya na ama niya si Ferdinand Edralimas, bakit nagkaroon ba ng ibang anak itong si ex-president nung siya 63? Ngayon, kung way back 1954 naman sinasabi niya na kung talagang totoo nga nagkarelasyon ng nanay niya at saka yung si Ferdinand Marcos, bakit 66 years old na ba? That itself is already a fucking lie. But you can still fucking say, oo nga, no?
Eh, pero dahil sobra kayong mga bobo, mga tanga, kayo nagbubulag-bulagan pa rin. Oh my God, napaka-cheap nyo. Ha, nabulag kayo sa mga rice. Holy fucking shit. Eh, ako nga mismo. Hindi ako nabulag sa kanyang mga gold na pinakita niya sa akin. Hindi ako nabulag sa sinasabi niya na andun hawak-hawak daw niya yung mga mapa para kami maghukay. Pero maghanap daw ako ng financer. Nag-finance na ako 2 million mahigit. I wasn't born yesterday. Ang dami ng marami ng scam sa akin. Pagkatapos, may involved ulit ako sa another scammer. Fuck shit. I am not fucking idiot like you. I am not dumb and stupid like you. Kaya wake up! Get a fucking life! Yun lang ang masabi ko sa mga Didi shit. Mga sumusuporta kay FLM at saka dito sa fucking idiot menyako na itong si David fucking Ilagan. Mga putang ina niyo.